What's up sa inyo mga Master Lodi? So ako po ulit si Ross ng Ross Air Conditioning Services. So ngayong araw na to ay off topic muna tayo sa air conditioning. So ngayong araw na to ay tatalakayin muna natin kung paano mag-convert to fluorescent tube to LED. So meron ako dito ng diagram, sinulat, no? So ito yung LED, ito yung dibalas na 20 watts. So dito makikita nyo dito may 9 watts. So LED siya, no? So dito naman makikita kayo 20 watts na dibalas na fluorescent tube. So ano yung pinagkaiba nilang dalawa? So dito makikita nyo lahat, makikita nyo agad yung pagkakaiba kasi dito mas mababa yung watts. Syempre 9 watts lang. So ano ba yung advantage nun? Syempre pagka 9 watts lang, mas matipid sa kuryente. Bukod doon, ano pa yung pinaka-advantage niya? So, sa LED, syempre, mas matibay. In case na may malaglag man siya, hindi siya mababasag. What? Kasi, more on plastic siya eh. So, kahit mabasag, kahit mabagsak siya o tumama siya sa matigas, hindi siya mabasag. So, bukod doon, mas tatagal at mas mabilis siya mapapalit. Mas mabilis yung repair. Kasi dito, pag nasira yung balas niyan, bibili ka na agad. So dito kasi wala na siyang ano, wala na siyang palit agad, no, LED agad, ilaw. So wala na siyang balas, wala na, diretso na. So paano ba magpalit nito? So sa LED pala meron tayong dalawang klase. So ito yung disclaimer lang po. So hindi po ako magaling at hindi po ako perfectong tao. So ito po ay base sa aking karanasan at experience. Karanasan at experience, pero parehas lang yun. Bahala ka sa buhay mo! Ginusto mo yan eh! So, base lang po ito sa aking karanasan. So, ang LED kasi, meron akong na-encounter ganyan na dito lang yung supply niya sa kabilid. So, meron supply ito line saka neutral. So, meron namang LED, yun yung isang type ng LED. Meron namang LED na dito yung line, dito yung neutral. So, kabilaan siya. So, huwag kayong malilito doon. Unang-una, titignan nyo sa karton, sa box, kung yung diagram niya, bago kayo magkabit. Kasi, mamaya, yung pinagkabitan nyo, ang supply lang sa gilid. So, madadali kayo. So, puputok agad yung LED nyo, masisira. So, unang-una, tignan nyo muna yung karton na bibili nyo LED. Tignan nyo yung diagram. So, possible may diagram yun. Lahat ng binibili yun. Saka, pag binuksan nyo, may makikita kayo dito. Ito yung LED ko. So, may makikita kayo dyan. Ayan yung supply niya. May arrow, 220. Ayan o. Meron siyang ayan, guide na ito yung supply niya. So, ito, wala. So, ito lang yung supply niya. Ibig sabihin, ito yung type na to ay line 1, line 2. So, ito yon. Ito yung i-convert natin mamaya. So, yun yung isa. Yung isa naman ay kabilaan. So, pag kabilaan, syempre, iba yung wiring nun. So, ngayon, ito muna yung wiring na natin. So, dito, meron ako ditong fluorescent tube. Ito yung delikado, yung nababasag. Yung konting ano mo lang, pag naglaglag to, basag to, at may balas pa siya. So, ngayon, hindi na natin to kailangan yung starter, hindi na kailangan natin yung balas. Ayan. So, iwa-wiring natin siya. Oh. So, makikita nyo dito, nandito sa likod yung wiring niya. So, tatanggalin na natin siya lahat. Tara na, umpisa na natin. So, dito, unang-una, kailangan natin ng electrical tape. Saka, syempre, pangputol natin. Side cutter, saka pliers. So, pag di tayo saan ay magbalat, syempre, kailangan natin ang dalawa. So, ito yung fluorescent tube natin na 20 watts. So, tatanggalin natin siya. Makikita nyo dito, ito yung balas. Ito yung balas. Ito yung dalawa nyong socket. So, dito tayo babase sa likod. So, dito kasi ay dalawang supply to. So, ibig sabihin, ito yung susupply natin. Ito yung importante. So, itong kabila, hindi natin siya susupplyan. So, dito sa dalawa, ito na yung ginawa ko sample. Ito na rin yung gagamitin ko. So, dito sa dalawa, ang gagamitin natin dito, ito na lang. Itong kabila.
Ito yung gagamitin natin. So ngayon puputulin natin siya. Ikakabit natin yung plug dito. So dito, napakasimple lang mag-convert. So kung dito yung supply mo, kung kabilaan yung supply mo, so syempre, ang convert mo siya, isang supply doon, isang supply dito. Saka outlet, saka ito. Plug. So kung dito naman yung supply mo, ibig sabihin, dito ka lang magsusupply. Line 1, line 2 lang, sa dalawa. Para masupplyan mo sila. So ganun lang kasimple ito. So ngayon gawin na natin. So ito, hindi na natin ito sa kailangan. So huwag na natin siya tanggalin. Stable lang natin siya dyan. So tanggalin na lang natin ito. So ngayon, ito yung kukunin natin, dalawa. So, putulin na natin to. Wala naman kasi to eh. So, yan. Ito na. Putulin na natin itong dalawa. So, ipantay natin siya. So, ito na. Nakuha nyo na to, diba? Then, kukunin natin itong mismong plug. No? Kukunin natin itong plug. Ito gagamitin natin na pansaksak. So, yan. Wala na yan. So, itong dalawa na to, ito na yung direct sa linya. Line to neutral na. So, ang gagawin natin, lalagay natin siya. Yan. Ganyan. So, dito napakasimple lang. Kahit kayo, kayang-kaya nyo to. So ngayon, okay na yung ginawa natin, tinipan na natin siya. So bali, sabi ko nga kanina, line 1, line 2. So yun yung ginamit natin. So parang ganito yan, pagpasensya nyo na itong aking diagram. So ito yung pina-housing nyo. Then ito yung pinaka-line 1, line 2. So ayan, tumakbo sa plug. So yun lang, napakasimple lang. So line 1, line 2, direkta mo na dun sa kuryente AC. Sa AC. So gagawin natin, testing na natin siya. So lagi nyo tatandaan yung supply. Sabi may arrow papunta yun dun. Ibig sabihin, ito yung supply niya. So susupply na natin siya sa ginawa nating ito. So ito na. Talagay na natin siya. Yung supply. Yan. So ngayon, testing na natin siya kung talagang tama yung ginawa natin. So palagay ko naman ay tama to. Kasi nakakailang convert na ako nito. So hindi lang dito, at meron na rin ako na convert ng malalaki, yung mga 36 watts na ilaw. So nako-convert ko siya ng 18 watts o 20 watts na LED. So, ang laki ng different niya. So, napakatipid talaga kapag LED. So, tara na. Let's go. So, ngayon, mga Master Lodi. Kahit kapitbahay ko, itataya ko dito. So, gawa ko na to. Kahit kapitbahay ko. So, ngayon, detesting na natin siya, mga Master Lodi. So, ito na. Si LED, si fluorescent tube na naging LED tube. So 20 watts converted to 9 watts LED. So ngayon tingnan natin. Tingnan natin. Boom! Lang ang ventilador diyan, imbis na pa ganon. So yan, nakita nyo ang LED natin. So napakaliwanag, yun ang advantage niya, mga Master Lodi.
At bukod dun, syempre, tatagal siya kasi LED na, di ba? So, sa atin, pang mga bahay, advisable talaga to kasi sobrang tipid. Lalong-lalo na sa mga nagtitipid sa kuryente. So, mag-LED na kayo. So, hindi po ako endorser ng LED ah. So, disclaimer lang po. So, ito ay nire-recommend ko talaga para makatipid. So, hindi lang pala para makatipid sa kuryente. So, yun yung direct na point na yun, makatipid sa kuryente. So, yun lang. At sana may natutunan kayo kahit konti sa pagko-convert ng LED, no? So, sana po ay ma-i-apply nyo rin po sa inyong bahay at maituro nyo rin po sa iba. So, yun lang po yung sa akin doon. So, maraming salamat. Thank you sa mga sumbaybay sa akin channel. At shout out po sa inyong lahat. At sa mga nanonood. At sa mga solid master lobby natin. At sa mga gustong makigroup, makijoin sa aming t-shirt. Sa aming group chat at FB page, meron na po kami mga Master Lodi. So, nandun lahat ng mga solido nating technician. At click nyo lang dyan, nandyan sa baba yung description. Nandyan lahat yung link ng page. At makijoin ka na rin dun para maraming matututunan dun. Hindi lang po sa aircon, hindi sa lahat. At nire-represent din namin yung t-shirt namin na deadline. Sana po makahabol kayo mga Master Lodi sa mga gustong mag-avail ng t-shirt ng HVAC technician. Ito yon. Yan yung design niya yun, mga Master Lodi. Napakaganda. So talagang pag sinuot mo yan, talagang akalain na magaling na technician ka talaga. So yun yun. So yun lang po mga Master Lodi. At maraming salamat sa mga Master Lodi yan. Nanonood. So, yun lang. Thank you and God bless. Peace. Kita kits on next video, mga Master Lodi. Thank you and God bless.